Panalo nga ang Charitigo sa laban nito kontra Strong Group Athletics in just 3 straight sets, with Maylin Paat leading the scoring of the team, while CMFT survived the 5th set match against Petrogas Angels, and Rondina is the reliable scorer of the team. Charitigo and Liswag sa CMFT, Dina Wong over Alba Nataya this game, o tuluyan ng ma-elbow si Boss D. Tolentino at Rondina muling mag-iingay sa laban. Mariano at Laurez tear down Marela sa Titans. Good day ka volleyball, isang maligayang araw sa lahat. Bago natin yan simulan ay huwag mo munang kalimutan mag-like, share, subscribe. Pakihit na rin notification bell para mag-i-update ka sa ating mga video. Muli na namang dadagungdong ang PhilSports Arena sa pagharap ng two of the biggest team in PVL. Muli ngang papakitaan ng swags at angas ng Charitigo ang kupunan ng OBGels. Sa mga huling laban nito ay dinumina ng Charitigo most of the departments in setting, blockings and spiking laban sa dalawang team na Capital One at Strong Group Athletics. They won the match within straight sets in their past games. Maylin Paat at Ara Galang drives the Charitigo into the best way to win. Sa pangunguna ni Maranyo as their team captain ay napanatili itong composed ang kanyang kupunan. Although isa nga ang kaninang tahinahan, ito ay ang depensa. Minsan nga dito sila nakukuhaan ng puntos dahil napapabayaan nito ang kanilang mga butas na pwedeng-pwedeng makita ng kalaban. Laure at Maranyo ay sisiguraduhin ngang mapanatiling mainit ang kaninang kupunan. Expected nga natin rito ang kanilang mga swags at stare-down, lalo na pag mainit na ang bakbakan ng laro. While on the CMFT, magkakaroon nga ng hard decision-making si Coach Dante kung ibababad na ba nito si Dino Wong over Alva. Dahil sa last game nga nito kontra Petrogas Angels, ay nakita na nga nating pinapasok muni ni Coach Dante Alinsunurin si Dino Wong as substitute player para kay Alva. Ngunit di pa rito ganoon katagal knowing na maininda pa rin sakit si Dina. Ito na kaya ang tuluyang pag-elbow kay Dina ni Alva? Well, malabong mayayari iyon. Since Wong is the main setter before ng kupunan, at pwede pa rin naman ito makakapasok if in case Alva is not doing well sa setting. But of course, we also need to understand the health of players that comes first before anything else. Pero no, Dina inside the court is not a problem pa naman sa Titans. Dahil sa ngayon ay napupunan pa naman ni Alva ang mga ito. Although the problem was medyo mahina pa nga ang connection ni Alva sa mga middles, kahit kung mapapansin ninyo ay halos wing hitters pa ang nabibigyan ito ng kanyang mga sets. Floor defense and offense nga ang strength ng Titans, kahit asahan natin na mag-aasik ng lagim ang Titans kontra sa Charitigo crossovers. Mga ka-volleyball, who do you think will take the crown? Sa tingin niyo ba kayang pumalag ng Titans sa mga swag at angas ng Charitigo? May comment daw ka pa ba rito? Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-leave ng comment. I-hit mo rin notification bell para maging updated ka sa ating mga video.